marami ang kinilig sa kagwapuhan ng ating Clasher na si RJ Buena nang sumalang ito sa Clash Arena. At ang kanyang contest piece na Dahil Mahal na Mahal Kita, parang may hugot tungkol sa pag-ibig. Pagkatapos ng kanyang nakaka-inlove na performance, ang ating Top of the Clash Clashers ay kinilig din. Pwede ako mauna, chismosa ako eh. Ito ba, jowa? Ito, jowa. O, tinan mo. RJ, jowa mo siya? Crush ko po siya. Ah! Yes! Lakas mo, okay. Actually, kahit ako na-surprise na nasabi ko yun. Eh, syempre, alam nga naman, hindi pa ako magsabi ng totoo. And nung nagsigawan sila, nagulat din ako. Kasi kahit sa sarili ko, nagulat ako eh. At the same time naman, masaya kasi alam mo yung very supportive yung tao, everyone, the staff, and our friends. Whoa! Iba ka din! Iba! Tuwa-tuwa tuloy yung mga contestants, so tinuturo nila. Yung iba natuwa, yung iba umiyak. Oo. Kasi kanina paglabas niya, wow! Hindi ko akalain na gagawin niya. So sa loob-loob ko, oh my gosh, ang tapang naman ito. Talagang national TV pa talaga, naaaminin niya yon. Si Miss Ai-Ai, siya pa yung nagpupush eh. Kaya nakakatuwa. Ganun pala, ng mga contestant, nagiging sila na sa tagal ng panahon na magkakasama sila. Princess, don't deny, don't tell a lie. Kinikilig ka rin, di ba? Ha? Ha? Sasabihin ko ba? Oo, crush kita. Ayoko na. Share nyo naman, ano na ba status ng inyong closeness? I've known her since my first day here sa The Clash. Siguro, ano na, a month na. Yun lang. Pero napapanood ko na siya dati sa ibang singing competition. Doon ko siya unang nakita. Doon ko sinabi kasi na ito honestly walang halong ano. Kasi 'di ba minsan kapag may kumakanta, ang lakas ng dating, 'di ba, parang ang galing, ang ganda, ganun. Talagang crush ko siya talaga. Most kasi na nagkaka-crush sa kanya, as we all know, marami talaga nag-admire sa kanya. Maraming fan girls 'yun eh. Most na sina nagugustuhan sa kanya talaga is guwapo. Pero as for me, hindi ko sa unang meet namin, hindi ko talaga na ano sa kanya 'yun. Ang pinaka nagustuhan ko ugali. Sobrang bait ni RJ. Hanggang saan pupunta? That I cannot tell kasi alam nga sabihin kong meron tapos sa kanya wala pala or vice versa. As of now, kasi naniniwala pa rin ako sa obedience sa magulang. So, kung tatanungin niya yung lola ko, magpapaalam siya din sa parents ko. Pag nag-yes sila, edi yes. Pero kung no, then no. Dun, ano pa rin, say pa rin po ng magulang ko. Siguro, depende. Tingnan natin kung anong mangyari sa mga susunod na panahon. O di ba? May bagong love team kayong aabangan dito sa The Clash. Hi everybody, thank you for checking out this video. For more updates and videos, just click here and subscribe for more kaganapan dito sa The Clash.